alam nyo ba na may mahigit 20 bagyo at 5 doon ay destructive ang pumapasok sa bansang Pilipinas kada taon? At hindi lang yan, meron pang pagsabog ng bulkan, pagedig ng lupa, at kung ano-ano pa ang nararanasan kada taon. Ayon sa PAGASA, si Ulysses o bangko na may international name, ang pinakamalungkit na pumasok sa bansang Pilipinas na nagdulot ng baha, pagkasira ng mga dam, at kung ano-ano pa. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, ang ugali ng mga Pilipino kapag may sakuna. Kaya naman, no partner, no? Let's go! Ano ba ang karaniwang ugali ng Pilipino pag nagkakaroon ng sakuna sa bansang Pilipinas? Ano nga? Ewan ko sa'yo. Ewan ko. Wait lang. Sumasakit ang ulo ko. Ito na. Sasabihin ko na. Number one. Kapag nagkabagyo, ang sasabihin ay... Asan ang Pangulo? May bagyo. Hindi ba pwedeng sabihin na, kumusta ang Pangulo? Malusog kaya ang Pangulo? Ano kaya ang nangyari sa Pangulo? Iyan ang dapat nating unang sasabihin kapag nagkaroon ng sakuna sa bansang Pilipinas. Number 2! Pag nagka-earthquake, ano daw? Nagka-earthquake. Pag lumayig ang lupa, ano ang sasabihin ng Pilipino? Asan ang Pangulo? Mamamatay na kami dito. Wala kaming pagkain. Asaan ang Pangulo? Hindi ba pwedeng? Kumusta kaya ang Pangulo? Maayos kaya ang kinalalagyan niya? Hindi kaya nag-iba ang kanyang bahay? Sana okay siya. Oh, dapat ganun. Hindi laging sa Pangulo ang sisi. Eh, pag tinanong kita, ano ba ang tamang sabihin kapag may sakuna? Ewan ko sa'yo. Ang hirap kasing maging disente. Sana disente na lang. Ganon? Kontrolado ba ng Pangulo ang mga nangyayaring sakuna sa bansang Pilipinas? Hindi naman, di ba? Kaya dapat huwag isisi sa Pangulo. Kasi hindi siya Diyos. Pangulo siya. Pangulo. Gets mo? At number 3, tumaas ang pangunahing bilihin sa bansang Pilipinas. Kaya naman lagi ang mga Pilipino ay... Kasalanan ng Pangulo! Walang ginagawa! Kasalanan ng Pangulo! Hindi ba pwedeng pansamantalang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kaya nagkakaroon ng panandali ang pagtaas ng mga presyo? Bakit? Sa bansang Pilipinas lang ba nangyayari ito? Hindi, di ba? Sa buong mundo, di ba? Ganon yon. Kaya minsan, iwasan ang laging paggamit ng ewan ko ba? Di ko masabi eh. Pakasabihin, kasalanan naman ng Pangulo. At number 4, dumating si pandemic. Kaya naman, ano ang sigaw ng mga Pilipino? Kasalanan ng Pangulo! Hindi sinara ang border, kaya nagkaroon ng pandemic. Hindi ba pwedeng? Ano kaya ang magandang contingency plan? Wow! Contingency plan na gagawin ng Pangulo para di lumaganap ang pandemic sa bansang Pilipinas. Guys, kaya nga pandemic, di ba? Pandayigdigan, hindi lang sa Pilipinas at hindi yan kontrolado ng Pangulo. Kahit bantayan pa yan ng 24 oras. Sa dami ng pasaway dyan sa bansang Pilipinas, walang mangyayari. Pero ang bagsak, kasalanan ng Pangulo. Alam nyo ba? Dito,
Oh my goodness. Mas worse pa sa bansang Pilipinas pagdating sa pandemic. Kaya huwag niyong isisi sa Pangulo. Dapat suportahan na lang natin para ganon. Eh, bonggang. Para na rin sa atin, di ba? Ganun lang yun. Number 5. Gumanda ang ekonomiya. Lumakas ang komunikasyon kagaya ng internet. Gumanda ang health services. Nagkaroon ng benepisyo ang mga senior citizens at PWD. At hindi lang yan, naprotektahan kaming mga OFW kung saan man kami naroon. Oh, talaga? Totoo ba yan? Baka naman sa dating pangulo pa yan nagawa. Tinuloy lang. Hindi yan sa kanya. Hindi yan sa kanya. Hindi totoo. Hindi pa pwedeng. Wow! Ang galing! Nakaka-inspired naman. Mas nakaka-proud akong Pilipino. At mas ginaganahan akong admit na ako isang Pilipino kung nasa labas ako ng bansa. Hindi ba pwedeng ganun? Or ipagtanggol natin ang Pangulo or suportahan natin ang Pangulo or kung sino pa mang Pangulo ang nandyan na nakaupo sa bansang Pilipinas. Kasi guys, napansin ko, sa lahat ng upupong Pangulo, laging may sinasabi ang mga Pilipino, walang pagkakontento sa nagawa ng Pangulo. Guys, i-appreciate naman natin kahit 0.1 lang, 0.1 lang para ganahan naman ang mga namumuno sa bansang Pilipinas. Tandaan nyo na ang pagkalubog nyo o paghihirap nyo ay hindi kasalanan ng Pangulo. Pagkos, kasalanan nyo kasi hindi kayo nagsisikap at kayo ay tamad. Guys, hindi tutubo ang palay kung hindi mo itatanim. Kaya anong dapat gawin? Tumayo ka at magbunot ka. Bunot? Tumayo ka at iunat mo yung mga kasukasuan mo at magtanim ka ng palay para bukas may kakainin ka. Okay? So, ano ang iyong komento? Kaya naman, libre kang i-comment out below para malaman ko kung ano ang sagot mo sa bawat nangyayari sa bansang Pilipinas at huwag nating isisisi lagi sa Pangulo. Dahil tandaan, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na tamang gampanan upang maging isang magandang pamayanan. Kuha mo? Kaya dapat i-appreciate natin kung ano man ang ginawa ng kahit sino pang napuno o umupo na Pangulo sa bansa mo, sa bansa ko, at sa bansa ng tingla. Kaya guys, once again, maraming salamat po sa panonood ng aking video. But of course, don't forget to like, shares, and comment so you always updated on my next adventure. But wait, kumusta ang Pangulo? Sana isang araw, yan na ang sasabihin mo at itatype mo isa shoutout mo kahit ano ba yan. Once again, ito po ulit si Myri Ak M saying goodbye wherever you are, whatever you do. Take care, always safe, and for anything else, thank you very much for all my new subscribers and